Hi everyone! Welcome to my goodness. Yung sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe after the video. And today, we're gonna be making some ice cream cake. So, ang flavor nito is peach and cherries. So, ang tawag ko dito ay peach and cherries ice cream cake na pwede nyo ihanda this coming holiday season. Na napakadali lang naman itong gawin, guys. As we go along sa ating pagluluto or pagbe-bake, I'll give you the ingredients. And also, the full recipe is gonna be on the description box just below the video. Okay, so simulan na natin. So guys, I have here my mixing bowl. So kagaya lang ito guys nung ubi piano na ginawa natin, I separated the egg white from the egg yolk. So make sure na malamig yung egg nyo para mas madali nyong ma-separate yung egg yolk sa egg white. Just make sure guys, walang nasamang egg yolk dun sa ating egg white. Malinis na malinis ito. Ito yung ating egg yolk. Mix it with milk. Ayan. And then mix it. And then we'll be adding our dry ingredients. So yung mga dry ingredients natin, kailangan i-sift. So it's just gonna be half cup of cake flour. Okay, isama na natin yung baking powder and iodized salt. And then sift natin. Yan. Okay. Okay, I'll be using a whisk on this para mas madali. So pag nakita nyo na wala nang bubuo, ayan, very smooth na yung ating butter. Alright, so guys, pwede kayo maglagay ng kahit anong flavoring. But you have to put one kasi puro egg itong ginamit natin. So, para hindi mo malasahan yung lasang egg, so you have to put flavoring. So, you can use almond extract, lemon flavor, orange, pwede yung mga yun. Bango! Gustong-gusto ko yung almond flavor. Ginagamit ko talaga siya kahit sa mga icing ko. And then, we'll just set this aside. Gagawin naman natin ngayon, guys, yung ating egg white. As what I mentioned before, kailangan yung mixing bowl malinis, walang grease, tuyo. Okay? Okay, subusan natin yung ating egg white dito. So, tapos, ibibit natin. Hintayin nating mag-soft peak bago natin ilalagay yung sugar. Okay guys, so after it's approximately around 40 seconds, 45 seconds. Pakita ko sa inyo kung ano ibig ko sabihin ng soft peak. Pag sinabi mong soft peak, ayan siya, runny. Nalalaglag pa. Pero malapit na. Hindi niya na itatayo yung sarili niya. Okay, hindi siya tumatayo pa. So soft peak pa yan. So, pero malapit na. So we'll have to add our sugar ng pakonti-konti. So, medium speed lang yung gagamitin nyo. And then, ihahalo natin yung sugar ng pakonti-konti. Okay. And lalakasan na natin. Thank you.
check natin, guys. So this is after a minute. A minute and 15 seconds. Check ko. Ayan. Stiff na. Mapapansin nyo, para malaman nyo kung stiff peak na siya, is pag nilulubog nyo yung ating whisk, matigas na. Hard na yung nasa ilalim. Unlike kanina na very soft, ito may form na siya at matigas na yung ilalim. So, ang bilis lang, diba guys? Basta pure egg white yung ginagamit nyo. Kahit hindi na kayo maglagay ng cream of tartar. For this type of cake, yan, ano lang naman ang gagawin natin. Okay. So, ayan. Mapansin nyo. So, this is how it looks. Ng stiff peak. Ayan, oh. Hindi na siya nag-sway. So, very stiff na. Okay. So, that's enough. It just took us a total of 2 minutes. So, ganun lang kadali, guys, maggawa ng meringue. Huwag nyong tatagalan. Baka ma-overbeat natin ito. Ma-overmix. Mag-iiba na yung itsura ng inyong egg white. Magkakaroon din ng effect yon sa piano na nagagawin nyo. Maglalagay lang tayo ng konti, guys, para ma-temper natin yung ating mixture. I have here a whisk. I-whisk ko lang siya para mas madali. This is magkaroon ng air yung ating liquid mixture. Mas madali nyo maihahalo yung meringue kapag ganito muna yung una yung ginawa. Pwede maka-affect to sa form, hindi nyo mapaalsang mabuti yung cake mixture kapag hindi nyo tinemper. Okay, yan. So, that's the last time na gagamit tayo ng whisk. We're now going to use our spatula to mix everything. We're going to mix this cut and fold. So, fold nyo lang, cut, fold. Nabawal natin itong i-mix ng whisk para hindi ma-deflate yung air bubbles sa meringue natin. So, mix lang na ganyan. Fold and cut. So, ganyan lang yan. Ikot-ikutin nyo lang. Tsagain nyo lang, guys, kasi mag-mix yan. Ganyan. So, pag binilisan nyo, ganyan. Cut and fold. Ang bango ng almond. Kumukha tayo sa ilalim ng liquid. Pinupunta natin sa ibabaw para ma-mix dun sa ating meringue. Nakikita nyo, guys, meron pa mga bubbles yan. Bubo pang malalaking bubbles. So, mamaya mawawala yan sa pag-mix nyo. Guys, pag gumagawa kayo ng meringue at gumagamit kayo ng handheld mixer, pwedeng mag-vary yung time frame bago kayo makapagpa-stiff peak. Pwedeng abutin kayo ng 2 minutes. Mas mataas ang speed ng stand mixer kesa sa handheld mixer. But still, makakagawa kayo ng stiff peak na meringue. Alright, so mix na to. Wala na ako nakikitang malalaking bubbles. So I have here my jelly roll pan or yung aking baking sheet na nilagyan ko ng parchment paper. So it's a must na lalagyan nyo ng parchment paper or yung ibang subscriber ko ginagamit nila yung brown paper. Pwede naman daw. Okay, so, bubuhos lang natin to dito. Okay. You can make this ahead of time. Tapos, i-freezer nyo lang. Because this is an ice cream cake. Or, ilalagay nyo sa ref. So, spread out nyo lang yung ating butter. Okay.
So, pwede nyong iganyan. Sway-sway nyo lang. Kasi para, yan, pumagpantay-pantay siya. Then, taktak nyo lang. So, at this point, pipreheat na tayo ng oven natin to 180 degrees. Itataas ko siya ng temperature, unlike nung ube pianono ko. Okay. Halfway through the baking, it's a must na kailangan yung ikutin yung ating binibake para mag-even out yung color. Alright, so I'll let you know once it's baked. Alright guys, so ito na yung ating cake. So I baked this for 15 to 18 minutes. So 15 minutes nyo lang i-bake kasi ako kasi nasobrahan ko 18 minutes. Hindi ko siya kagad nakuha. At around 10 minutes, tinurn around ko yan para mag-even yung pagka-brown ng color niya. So, ginayan ko. Alright. And then, pinalamig ko lang siya sa aking cooling rack. Puputulin natin siya. Depende doon sa laki ng gagamitin nating lagayan or baking dish. Or if you're gonna be using microwavable container, pwede rin yun. Para mas madaling ma-freeze sa ref. But I will be using a baking dish. Yun ang paglalagyan ko sa kanya. Okay, so malamig na to guys. It's soft and airy yung ating insya. So kaya wag niyo masyadong patatagalin sa oven. Kasi tinaas ko yung heat 180 instead of 150 para mas mabilis ko siyang i-bake. But this should only bake for 15 minutes. 15 minutes luto na siya eh. Basta ganito kanipis at spread out. At ganito kalaking lagayan nyo. But then, kung mas makapal pa siya ng konti, kasi mas maliit yung lagayan nyo, then you may be baking this for up to 18 minutes. Okay? Alright. So, pinalamig ko na siya. Gagawin naman natin ngayon yung ice cream. Alright, so guys, ang ginawa ko, I put my mixing bowl at saka yung aking whisk attachment sa freezer. Pinalamig ko muna saglit. Yan, para pag nilagay ko yung mga ingredients, mabilis maging fluffy or mag-double yung size. If you have a handheld mixer, pwede din naman yun. So, yung aking all-purpose cream, I chilled this overnight. But, kung kakabilin nyo lang, then you can just put it in the freezer mga 1 hour para mag-chill. Para maging buo siya. Okay? Okay, lagay na natin. So, dapat buo siyang ganyan. Okay. Para mas madali nyong ma-whip at mag-doble ang size niya. This is a vanilla ice cream yung gagawin natin. And then, i-whisk natin ito at a high speed bago natin ilalagay yung ating condensed milk na pinalamig din natin sa freezer. So after mga 1 minute, so ilalagay niyo na pa konti-konti yung condensed milk. Any condensed milk will do. Kung creamer, condensed milk, pwede rin yun. Fluffy na yung ating ice cream. So, tingnan natin. Ayan. So, heavy na siya pag minimix mo. Ayan o. Basta hindi na masyadong runny, okay na yun.
Yan. So, tikman lang natin guys kung okay na yung lasa niya. Kung sakto na sa panlasa nyo. Okay na siya. Alright, so guys, this is the baking dish that I will use. Dito ko ilalagay yung, or i-arrange yung ating ice cream cake. Susukatin nyo lang kung paano nyo ilalagay yung cake kasi dapat hahatiin nyo siya. I have a pizza cutter here. Ito yung gagawin kong, gagamitin kong pang hiwa sa kanya. Now, kung wala kayong pizza cutter, pwede naman yung kutsilyo. So, i-divide ko lang ito into 2. So, dito, 7.5. Kahit naman hindi exact na exacto, hindi naman yan masyadong kita. Okay. Yan. So, after kong makat na ganon, guguntingin ko yung paper or yung parchment paper niya. Okay. Para hindi kayo mahirapan. And then, ito yung aking baking dish. So, mauna muna yung ating cake layer. Pwede nyo nga pala guys, by the way, tanggalin yung brown sa gilid. Yan. Kasi talagang sobra to sa sukat ko. Alright, so there you go, yung ating first layer. And then lalagyan na natin siya ng ice cream. Okay. Dapat dito guys, medyo generous kayo sa ice cream. Dahil dalawang layer lang to eh. Because you are making ice cream cake. So, dapat marami talaga yung ice cream. So, I pour almost half of it. Kasi yung half, lalagay ko sa ibabaw niya. So, after that, I have here some peaches and cherries. So, ito yung flavor na gagamitin natin or design. So, I'm using a can of peaches. Bakit peaches yung pinili ko? Kasi mas available to sa groceries. Readily available siya kesa sa mango. Mango sana pwede din. Pero minsan kasi mahirap maghanap ng mango at saka hindi ngayon season ng mango. So mas mahal kesa sa peaches or kesa sa canned peaches. But you can also opt for mango. Depende kung anong gusto nyong fruits na ilagay. Okay lang naman yun. Ito kasi yung magandang gamitin. Kasi parang kamukha niya yung crema de fruta. Ini-slice ko lang. Na ganyan, maninipis. Just like this. Okay? So, lalagyan mo yan ngayon ng decoration ng peaches. So, that's peaches. Okay? Salita niyan, peaches and cherries. Papatong natin yung second layer. So, itong natira, tatanggalin lang natin yung medyo brown sa gilid. Alright. So, ito na yung second layer. Lalagay lang natin.
Now, meron pa kayong mga tira-tira dyan. Lagay nyo sa gilid. Kagaya nito. Pwede pa. Yan, kaya lalagay ko siya dito sa gilid niya. Iyan. Makita nyo? So, para magamit nyo lahat. So, pour out natin yung lahat na ng ice cream. I'll give you also the measurement of this baking dish na ginagamit ko. Mas maganda guys kung gagamitin nyo yung baking dish na glass. Mas maganda siya. Panghanda. Pwede kayong bumili ng mga plastic container na ganito kalaki sa mga groceries. Yeah. Wow, this is so good. Yung ice cream pa lang natin, sarap na eh. Flatten ko muna. And then, saka nyo lalagyan ng parang kanal. Yan. Yan. It's just gonna be a design. So that's it. Lalagyan na natin siya ng peaches sa ibabaw. So dito talaga, gandahan nyo na yung lagay. Alright, so guys, ito na yung ating peaches and cherries ice cream cake. Wow, so good. So, ilalagay na natin ito sa freezer. Overnight natin ito doon para tumigas din yung ice cream niya. Okay, and then I'll let you know once it's chilled na para matikman natin. Alright, so guys, here is our peaches and cherries ice cream cake. A la crema de fruta yung design niya, di ba? Kung ayaw nyo namang i-overnight, lakasan nyo lang yung freezer nyo para mas madali siyang mag-frozen. Yan, so. Yan, frozen na yung ating ice cream. Yeah. So, ayan siya, guys. Yung layer niya. Diba? Alright. Worth it naman gawin to. At madali lang. Hindi ganun kahirap. Tsaka syempre, mas malaki kesa dun sa nabibili sa mall. So, ayan na. Ice cream pa lang. Ang sarap. Hindi siya ganang matamis. Doon sa mga may sweet tooth, pwede niyong ubusin yung isang malaking condensed milk. Sa akin, sakto lang yung lasa niya. Pero pwede niyo naman tamisan pa ng konti. Depende sa inyo. By the way guys, yung ice cream, pwede niyo lagyan ng konting, isang patak lang ng almond flavor. Ang sarap na lalasan ako yung almond flavor nung cake. So, advice ko sa inyo, lagyan nyo rin ng almond flavor yung ice cream. Masarap. Kung ano yung flavor nung ginamit nyo sa cake, ganun din ang gamitin nyo dun sa ice cream nyo. It's good. It's really good. Ay, may matitira pa kayong peaches. Sama nyo dun sa ice cream. Chop nyo lang na maliliit and sama nyo sa ice cream.
peach flavor yung ice cream nyo. Sarap. Sarap nito guys. Pang Christmas or pang New Year. Pwede rin sa handaan. Kasi diba bumibili pa kayo ng mga ice cream cake. Tapos pagdating sa bahay to na yung mga ice cream cakes nyo. Guys, this is still way cheaper than the one na binibili natin sa mga bake shop. At mas malaki at the same time, makapal yung laman niya. Yeah, at least wala siyang halong gulaman na extender. This is so good. Alright, so thank you so much guys for watching this video. Gawin niyo na to sa mga bahay niyo. Enjoy your peaches and cherries ice cream cake.